Kamusta mga ka-high five? Sa araw na ito, muli tayong magtatalakay ng mga iba pang hanap buhay na pwede mong pagkakitaan sa loob mismo ng iyong bahay. Ano pang inaantay nyo? Tara na at manood ano-ano pang mga trabaho ang iyong pwedeng kunin at pagkunan ng kabuhayan nang hindi lumalabas sa inyong mga tahanan. Huwag nyo din kalimutang i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mga kaibigan at kakilala ninyong naghahanap din ng mga pagkakitaan. Online Community Manager. Una sa ating listahan sa video na ito ay ang pagiging isang online community manager. Sila ang mga nagmo-monitor ng mga kaganapan sa mga online forums at iba't ibang social media platforms gaya na lamang ng sikat na sikat na Facebook, Twitter, Instagram at marami pang iba. Sila din ang sumasagot sa mga tanong at hinaing tungkol sa mga posts at comments. Kadalasan sila din ang nagmamanage ng mga plano at nag-oorganisa ng mga estratehiya para mas maging kawili-wili makipaghalubilo at makabuo ng isang magandang samahan na tinatawag na online community. Nagsasagawa din sila ng mga tinatawag na community events para sa mga samahang ito. Kung ikaw ay nawiwili sa pakikipag-usap at pakikihalubilo sa mga tao online, aba, bagay na bagay ka rito ka-high five. Sumusuporta din ng mga online managers sa mga brands o mga produkto para sila ay maging mas makilala. Sila din ay kadalasang inaatasan na mag-manage ng mga page ng mga produkto at sumagot sa mga tanong ng mga customer. Kwalipikasyon para sa trabahong ito ay bachelor's degree in marketing, communications o kahit ano pang kagaya ng mga nabanggit. Maganda rin na ikaw ay may karanasan na sa online community at madami nang nakasalamuha o kakilala online. Dapat rin marunong ka mag-content writing o ang pagsulat ukol sa mga produkto na kadalasang tinitignan ng mga netizens para tignan kung maganda ba ang isang produkto. Dapat maalam ka sa pakikipag-usap at diskusyon lalo na online at may kaalaman sa paggamit ng Excel at Google Suite. Mas mapapaganda pa ang karera mo sa larangang ito kung may kakayahan ka sa pagbuo ng mga proyekto na magagamit mo para sa mga online community. Ang tinatayang maaari mong kitain sa hanap buhay na ito ay 20,000 hanggang 60,000 pesos kada buwan. Sa pagsasaayos at pakikihalubilo lang sa online, maaari ka ng kumita. Ano pang masasabi nyo mga ka-high five? Drop your comment below! Galing ha? Marketing Assistant. Sa ating susunod na hanap buhay sa listahan ay ang marketing assistant. Sila ay gumagawa ng mga tinatawag na marketing plans and strategies na ginagamit para sa negosyo. Sila ay nakikipag-unayan sa iba pa nilang mga katrabaho para mag-implement ng mga naplano na, gumawa ng mga reports ukol rito at magsaayos ng mga impormasyon para sa paglikha ng mga tinatawag na paid ad campaigns para sa isang particular na produkto. Patok na patok ang trabahong ito kahit na nasa loob ka pa ng tahanan sapagkat samot-saring mga bagong produkto sa merkado, lalo na online ang lumalabas sa panahon ngayon na kinakailangan ng mga promotions at advertisements para maging mabenta ang mga ito at ito mismo ang gawain ng mga marketing assistant. Kwalipikasyon para rito ay bachelor's degree in marketing o alin pang makaugnay dito. Kinakailangan din na ikaw ay may karanasan na sa tinatawag na digital marketing o ang marketing na nagaganap sa online community. Dapat maalam ka sa pakikipag-usap, papaano mo sasagutin ng malinaw ang mga katanungan ng iyong mga customers o kliyente, may kaalaman din sa Microsoft Office, atentibo at marunong tumingin ng mga maaring kaharaping problema at mga solusyon para rito. Tinatayang nasa 10,000 hanggang 40,000 pesos ang kikitain mo buwan-buwan kapag ikay naging isang marketing assistant. Hindi ba't kawili-wili talaga at take note mga ka-high five, magaganap ang mga trabaho sa loob mismo ng iyong bahay. Ba, matindi pala racket niya lang. Paralegal or legal assistant. Pagiging isang paralegal o legal assistant naman ang susunod sa ating listahan. Ang kanilang gawain ay mag-review, magsaliksik at sumulat ng mga tinatawag na legal briefs. Gumagawa rin sila ng mga draft ng mga legal na dokumento gaya ng mga affidavits at nakikipag-ugnayan sa mga abogado, korte at mga opisyal ng korte para sa bagong detalye ukol sa nangyayari sa mga legal na proseso. Sila ay nakaantabay din at sumasagot sa mga emails at sumasagot para sa kanilang mga kliyente. Ang mga kwalifikasyon para rito ay bachelor's degree sa kahit anong larangan pero maganda kung may kinalaman sa law o sa mga batas. Maganda rin na may karanasan ka na sa mga tinatawag na legal services upang ikay hindi manibago at mangapa. Kailangan rito ay matalas ang iyong isipan lalo na sa pag-aanalisa ng mga bagay-bagay. May kahusayan sa pagsasalita at pakikipag-ugnayan at atentibo. Maaari kang magkaroon ng kita na nasa 20,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. QA Engineer. Para sa susunod sa ating listahan, ang pagiging isang QA Engineer o Quality Assurance Engineer ay mga gumagawa ng iba't ibang test para tignan ang kalidad ng produkto, maging ang pagtest sa mga web applications o software programs para tignan kung ito ba'y maaaring mahack o kung mga depektibo ang mga ito.
Nagre-rekomenda din sila ng mga bagay na ikagaganda at mas ikakaayos ng mga ito. At pagtapos ay ito ay kanilang inire-report sa tinatawag na development companies na lumilikha ng mga naturang produkto o software. Kwalifikasyon para sa trabahong ito ay bachelor's degree in computer engineering, computer science o ano pang kahalintulad ng mga ito. Dapat rin ay meron kang karanasan sa tinatawag ng software development o kaya ay quality assurance of softwares. Kinakailangan sa larangan ito ay kayo madaling makapansin ng mga maliliit na detalye, magaling sa pakikipag-ugnayan sapagkat kailangan mong ipaliwanag ang mga napansin mo at mahigit na kaalaman sa mga software QA methods maging sa mga testing tools. Tinatayang nasa 25,000 hanggang 65,000 pesos kada buwan ang maaari mong kitain dito. Opo, times 50 plus. Times 50 plus? Ha? Content marketer. Sa ating susunod na trabaho ay ang content marketer. Sila ay maihihalin tulad sa ating mga marketing assistant. Ang mga content marketer ay lumilikha ng mga content marketing strategies at nagsasaayos ng mga ito para sa mga social media posts, podcasts at iba pa. Sila ay gumagawa ng mga online content para sa kanilang mga kliyente. Ang layunin nito ay para ipakilala online ang mga produkto. Ang mga kwalifikasyon para ikay maging isang content marketer ay bachelor's degree in marketing, English, journalism, public relations o kung ano pang mga kagaya ng mga nabanggit. Mas maigi kung ikaw ay may kasanayan na sa pagsulat. Dapat mahusay kang lumikha ng iba't ibang content na talagang makakapagpakilala sa mga produkto at maalam sa Ingles. Marunong ka din dapat mag-research ukol sa mga produkto at nakakaabot sa mga deadlines. Kung kaya mong gawin ang mga ito, ikaw ay maaaring kumita ng nasa 20,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Nagsusunod ka lang para i-promote ang mga produktong ito, kikita ka na. Data Analyst. Ang susunod sa listahan ay ang Data Analyst. Mukhang pamilyar ang ilan sa mga ka-high five natin dyan, diba? Sila ang mga nag-oorganisa, nagsasaayos, at nag-aanalisa ng mga datos ukol sa mga partikular na proyekto, lalo na sa pag-aaral para sa mga marketing campaigns na ginagamit ng mga kumpanya. Sinisiyasat nila kung akma ba ang mga estratehiyang ginagamit at tinitignan nila kung anong mas magandang gawin. Sila ang mga nagsasaayos ng data issues para mapaganda ang kalidad ng mga datos. Kailangan ang kwalifikasyon para sa hanap buhay na ito ay bachelor's degree in statistics, mathematics, marketing, computer science o ano pang mga kagaya ng mga ito. At kailangan ikaw rin ay may karanasan na sa data management, digital analytics o campaign reporting. Dapat mausisa ka sa mga datos na iyong nakikita upang iyong mahanap ang mga problema. Dapat meron ka ding advanced Excel skills na magagamit mo para sa pagsisiyasat. Kailangan din may kaalaman ka sa Google Analytics at Facebook Analytics maging sa data manipulation. Tinatayang nasa 20,000 hanggang 60,000 pesos ang pwede mong kitain kapag ikay nag-iisang data analyst. Business analyst. Ang susunod na trabaho sa ating listahan ay ang pagiging isang business analyst. Sila ang mga kumukolekta ng mga dokumento at nag-aanalisa ng mga ito upang alamin ang mga kailangan requirements at maunawa ng mga problema sa negosyo at maresolba ang mga ito. Sinisiyasat at nire-research din nila ang mga impormasyon sa iba't ibang kumpanya sa layunin magsagawa ng tinatawag na market research. Gumagawa rin sila ng mga tinatawag na market segmentation, competitive analysis, at cost-benefit analysis na magbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa negosyo. Sa madaling sabi, tinutulungan nila ang mga negosyo at kumpanya alamin kung paano sila mas kikita at makakaangat laban sa mga kakumpetensya sa industriya. Ang mga kwalifikasyon para rito ay bachelor's degree in business, business analytics, o di kaya ay finance at may karanasan sa mga larangang ito. Dapat maalam ka sa mga bilang at numero maging ang kakayahan sa paggamit ng Excel. Kailangan ding mindset dito ay lagi nakabatay sa datos at atentibo sa mga detalye. Kaya mong kumita ng mga nasa 25,000 hanggang 75,000 pesos kada buwan pag ikay naging isang business analyst. Project manager. Ang pagiging isang project manager ang sunod naman nating tatalakayin. Ang mga kadalasang ginagawa nila ay pagmamanage ng mga proyekto na may kinalaman sa pagbabudget, pagpaplano, pagkuha ng mga nararapat na tauhan para rito, maging ang pagsasaayos ng mga schedule. Sila ang tumitingin at nagmamonitor sa mga kaganapan ng proyekto at nagbibigay ng mga bagong detalye ukol rito. Sinisiguro nilang pasok sa mga pag-uusapang budget at schedule ang magiging proyekto. Sila ang managsasaayos at pinupuntahan ng mga kliyente sa tuwing nagkakaroon ng mga problema sa proyekto. Kwalifikasyon para rito ay bachelor's degree in IT, business management o ano pang mga gaya ng mga nabanggit. Kailangan ikaw ay isang organisadong tao at may mahusay na leadership. Maalam din sa pagresolba sa mga kakaharaping problema at mahusay sa pakikipag-usap. Kung pasok ka sa mga nabanggit, maaari ka nang kumita ng mga nasa 25,000 pesos hanggang 80,000 pesos kada buwan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera. Kahit habang buhay siguro, hindi na natin mauubos to.
Data Entry Specialist. Sa ating susunod na trabaho, ang pagiging isang data entry specialist, huwag niyo ikalito ito mga ka-high five dahil magkaiba sila kumpara sa ating naunang trabaho na data analyst. Ang mga data entry specialist ay kumukolekta, nagko-compile, nagve-verify at nag-oorganisa ng mga datos at mabilisan nila itong pinapasok sa mga databases ng maayos. Ang trabaho ito ay may mas mababang kita kumpara sa mga naunang hanap buhay, ngunit maganda na rin ito para sa mga naghahanap ng pagkakakitaan. Walang kwalifikasyon para rito. Kung hindi ay dapat bihasa ka sa pagta-type ng mabilis at tama sapagkat ang iyong magiging trabaho rito ay paglalagay ng mga datos sa pamamagitan ng pagta-type. Kailangan rin maalam ka sa paggamit ng MS Office at computer. Maaari kang kumita rito ng mga nasa 15,000 hanggang 30,000 pesos kada buwan. Blogger. Sa susunod na ating trabaho ay ang blogger. Sila ay nagsusulat ng mga nakakainganyong mga content at informative blog post at ito ay kanilang ina-upload sa WordPress o di kaya sa CMS o Content Management System. Depende sa ginagamit ng kliyente. Ang pagiging blogger ay maaring para sa iyong kliyente o pansarili. Kadalasan ay may mga kinalaman sa advertisements o di kaya sponsored posts. Walang kwalifikasyon rito mga ka-high five, bukod sa dapat ikaw ay maalam at malikhain sa pagsulat at may samut-saring kaalaman. Maari mong kitain sa loob ng isang buwan sa pagiging isang blogger ay nasa 5,000 hanggang 27,000 pesos. Hindi na rin masama, di ba mga ka-high five? Transcriptionist. Ang pagiging isang transcriptionist, ang kanilang trabaho ay makinig sa mga recorded audios at ito ay gawa ng version na nababasa o nakasulat. Sila ay kadalasang nagtatrabaho para sa pang-industriyang medical, legal o di kaya para sa mga inhinyero or engineer. Gaya ng ilan sa mga nauna sa ating listahan, walang kwalifikasyon para rito basta ikaw ay mabilis at maayos mag-type. Maalam sa lengguaheng iyong ginagawa ng transcript at marunong sa paggamit ng MS Word, Excel at iba pa. Maari mong kitain sa pagiging isang transcriptionist ay nasa tinatayang 10,000 pesos hanggang 27,000 pesos kada buwan. Kung pasok ka rito mga ka-high five, bakit hindi nyo pasubukan? I-comment nyo sa baba ang magiging karanasan nyo dito. Ayan, naway marami kayong natutunan at nalamang mga pagkakakitaan sa loob mismo ng inyong kanya-kanyang mga tahanan. Natuwa ba kayo sa ating listahang inihanda? Huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe at huwag din kalimutang pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aming mga videos. Hanggang sa muli!